Ang gansal tab nito. Inilatag ang red carpet para sa bridal march. Inayos din ang apat na giant TV screens sa labas ng simbahan para sa fans. Since hindi nga magkasya sa loob, sa labas, komportable din para sa mga, for the public. Sa ilalim ng tent para komportable sila. May tarpaulin para palalahanan ng mga bisita kung saan pupunta at mga dapat at di dapat gawin. Bago magtanghali, handa na ang lahat. Bandang alaw na ng hapon, ginawa ng one-way traffic sa Santo Domingo Street at Biak na Bato Street para maiwasan ang pagbigat ang daloy ng trapiko sa paligid ng simbahan. Okay. 2,000 bisita ang dumating sa kasalan na binubuo ng mga VIP sa politika, business, showbiz, mga kaibigan at kamag-anak. Mahigpit ang seguridad, may K-9 units at naka-alerto ang Quezon City Police para sa peace and order. Bawal magdala ng firearms sa simbahan. Sa labas, tumagsari ng mga nanood ng kasal. Meron tayong mga bouncers for crowd control. Ano yung crowd control na naman para tama ang pasok ng tao, paglabas. Meron tayong Quezon City Police for security, no? And meron tayo yung tanod of the area and the barangay officials for traffic control. Ang fans tiniis ang init at siksikan. Masilid lang ang bride and groom at mga bisita sa kasalan. Masaya kami! Makita namin si Gorilla at si Mar. Hindi naman kami makasingit eh. Nang magsimula ang kasal, matraffic na sa Santo Domingo Street dahil sa dami ng tao. Ginawa namang paradahan ang sasakyan ng Biak na Bato Street. Bernadette Reyes, Nakatutok, 24 Horas.